sa kayong lahat. Ipapasilip ko lang sa inyo itong ginawa kong trigger. DIY lang ito. Matagal ko na itong gustong gawin noon pa. Matagal na akong gumagawa ng spear gun. Ngayon lang uli. Ngayon lang uli nakapag-concentrate. Okay, so this time, ngayon lang ako nakapagawa ng merong line release. So ito yung aking line ginawa. Ito yung aking line release. So ayan siya. Nahirapan na akong magtabas dito sa lugar na ito. Kaya ginawa ko, cutting disc na lang ang pinangkuhan ko, pinangtabas ko sa side na ito. Wala kasi akong gasinong gamit na milling cutter. May talim ako na milling cutter, wala namang milling machine. So ganyan na lang ang ginawa kong diskarte para matabas siya. Grinder lang ang pinangputol ko. Then dito sa ibabaw na to, parang welding rod lang yan na welding ko yung ibabaw para mag-lock. Ganun din yung sa ilalim nito. Then yung pinaka-trigger niya, yan, ano lang ito, mga nabili ko lang sa junk shop. Okay, ganun din ito. Lahat ito, ano lang ito, puro galing ito sa junk shop. Okay, so ito yung aking pinaka-shop. Galing din ito sa mga lumakong mga spare gun. Ang purpose lang nito, matesting natin kung ito ay gagana. Okay, so ayan siya. Tingnan natin kung mag-automatic na magre-release at saka mag-lalak. Okay, so ayan ang kanyang itsura. Naka-release siya ngayon. Ibig sabihin, dito ilalagay ang tali. Ayan, nakaganyan. Pag kaya na yung nakalak, dapat nakaganyan yan. Pagka kinalabit natin, dapat gaganyan yan, then magre-release na yung tali. Okay, so testingin natin kung effective yung pagkakagawa ko. Okay, so ito yung aking pinaka-shop. Ayan. Bumalik siya. Ayan siya. Nakalak na yan. Hindi na ito mabubunot. Okay, so ayan ngayon ang kanyang purpose. So ito ay lalagyan na lang dito ng tali. Dito natin isasabit yung tali. Ayan, nakaganyan siya. Tiningala ko na maigi para hindi malalaglag ang tali. Nakatingala siya maigi. Ayan. Hindi na mabubunot yan. Then pagka kinalapit natin itong pinakagatilyo na ito, tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan. Re-release siya. Ito magpipre-wheeling na ito. Gaganyan na yan. So ang tali, madaling makakalusot. Makakalas na yung tali. Okay. So ilalakulin natin sa ganitong side naman. Ayan. So hindi na mabubunot yan. Ayan. So kung ilalagyan natin dito yung tali, ayan, hindi na gagalaw yan. Hindi na kukuha niyan. Hindi na gagalaw. Gawa ng naka-stable na yan. Pero pag kinalapit natin yung gatilyo na ito sa ilalim, tignan ninyo. Gagalaw na itong lagayan ng tali. Pupunta rito. Then magre-release na yung ating pinakabala. Okay, so tignan nyo maigi. Ayan. So ito ngayon ang pinagkakabalahan ko ngayon. Itong mga, balik ako sa trigger. Mga trigger at saka mga isterga naman. Okay, so ilakulin natin. Ayan. Nakalak na yan. Ayan. Ganyan ang magiging itsura niya kapag inilalak natin. So pwede na tayo magsabit dito ng tali natin. Hindi na matatanggal yan kahit na ano pang gawin dyan. Wala na yan. Provided lang na galawin natin itong pinaka-trigger na ito. Okay, so kakalabitin natin. Tingnan nyo. Ayan. Tapos ito naman, pre-wheeling lang kasi yan. So magre-release na yung pinaka-tali natin. So ito lang muna ang pinaka-ipapakita ko sa inyo. Okay, so isa pang ulit. Ayan. Lock na yan. Hindi na matatanggal yan. Ito ay design ko ito para sa ginawa kong shafting. Saka ako na itutuloy yung video kapag gawa ko na. Para dito yan. Ito, mano-mano ko lang itong ginawa. Hindi ko pa tayo na ipifinish. Ipifinish ko pa ito. So, i-design ko ito para dito yan. Sa aking kwan. Pa sa spare gun na ito. Okay, so yan ang kalalabasan niya. Ayan.
First time ko magawa ng merong line release ngayon lang. Okay, so kung kakalabitin natin yan. Pero ibababahe pa ito, ha. Just in case, yan, nakaganyan na siya. Hindi na mabubunot yan, eh. Pagka kinalabit natin yung gatilyo, yan, tanggal na. Okay, so saka ko na itutuloy yung video. Pinasilip ko lang sa inyo yung ano, itong bago kong ginawang trigger. Kung effective ba. So, ayan, ganyan ang kanyang itsura. Ayan. Tingnan natin kung automatic na magbabalik sa pwesto. Salpak natin. Ayan, o. Ayan. So, ayan. Naglalak siya. Okay, so ito ngayon ang bago kong gawang trigger. May pagkakalagay ko. Ayan. Hindi naman mahugot yan. Okay, so pag kinalabit natin, ito rin, hindi na rin bababa ito, gawa ng naharangan. Pwera na lang kapag ka nag-release na tayo. Pag nag-release na, saka lang gagalaw itong isang ito. Okay, so sa kabilang side naman. Okay, so kung ganyan ang position, susuot natin. So ito ngayon yung bagong trigger na ginawa. Okay, so hanggang dito lamang muna ulit.